naman po sa nakaraang lindol dito sa may Eastern Samar, nagkabitak-bitak ang pader ng isang lumang school dahil po sa nangyaring lindol doon. At palaisipan pa rin ng isang malaking uka sa buhangin na naging epekto po ng lindol sa may dulong dyan din po sa Samar. May report si Salima Refran. Salima? Sige, nilagyan na ng harang ng Eastern Samar PDRMC ang malaking uka sa buhangin sa daming dagat ng barangay Umawa sa bahay ng Maydulo. Hingi na rin daw sila ng dulong sa Mines and Geosciences Bureau sa Tacloban para malaman kung ano talaga ang buta. Isang residente kasi nagsabing may trusong lumubog sa butas noong Sabado. Malambot ang ilalim ng butas kaya kailangan talaga itong masuri. Ang dalawa pang butas mababaw lang kaya maaari namang tabuna. Pinakiusapan na mga residente na umiwas sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Magdamag namang bumuhos ang ulan kagabi sa Borongan City dala ng habagat. Naging malakas din ang alon sa dalampasigan. Kaya binalaan din ng PDRRMC ang mga residente sa tabi ng mga bundok na mag-ingat. Maaari kasing gumuho ang lupa na pinaluwag na ng mga aftershock dahil naman sa pag-ulan. Samantala, mistula ng jigsaw puzzle ang itsura ng multi-purpose room ng Kasoroy Elementary School sa San Julian, Eastern Samar matapos ang magnitude 7.6 na lindol noong Biyernes. Mas marami na kasi ang mga bitak ng pader dito kasunod ng lindol. Ang isang bahagi nga parang bibigay na anumang oras. Dati na raw may pinsala ang school building na itinayo noon pang 1940s pero patuloy pa rin itong ginagamit. Binibigay alam na raw sa DepEd ang kondisyon ng eskwelahan. At yan ang latest mula dito sa Eastern Samar, Jiggy. Maraming salamat, Salima Refran.